Medyo manilaw-nilaw nga lang ang sinandoming na ito pero wala namang amoy. 38 pesos lang siya per kilo. Pero wala siyang appeal sa mamimili. Tingnan mo naman. Sa kulay na kulay, yung pangit na kulay. Masanay kami dun eh. Yung mga kasama. Kahit mahal? Bakit gano'n ang katwira niya? Eh yung mga apo ko yung namimili ng kanin. Iniiwasan ng mga namamalengke ang madilaw na bigas dahil akala nila ay NFA rice. Ano nga siya, mura. Ay sinubukan. Eh kaso nga lang, may amoy siya. Tapos yung pakiramdam mo sa katawan mo pag kumain ka, parang busog ka pero yung tiyan mo parang mahahapdi. Sa katabing rolling store na nagbebenta rin ng murang sinandoming, kakaunti ang inabutan naming bumibili. May paliwanag din ang tauhan ng Quezon City Hall sa kalidad ng kanilang bigas. Madilaw raw talaga ang variety ng bigas na ito na inani sa Quezon Province. Mura dahil direktang binili ng gobyerno sa mga magsasaka nang walang dinaan ng trader. Mababang presyo rin ang pasa sa mga consumer kasi nga, Tulong sa Bayan ang tawag ng Department of Agriculture sa proyektong ito. Apat na barangay pa lang ng Quezon City ang binabagsakan ng mga murang sinandoming. Ang binibenta po dito ay commercial rice o sinandoming, and this is high quality rice. And in the market, this is about 42 pesos or even more. So dito po 38 pesos lang po. Umaasa ang gobyernong tatanggapin ng merkado ang mga bigas ng rolling stores. Gusto nila yung maputi at saka masarap. Kaya lang gusto nang mataas talaga. Hindi makontrol eh. Siyempre, hindi magpapalugi ang supplier natin. May mga mamimili na handa naman itong bigyan ng chance, lalo na yung nagtitipid. Sobrang bigat na. Lalo na pagka ano ka, solo parent ka, tapos sa surprise na pagka walang, hindi ganun kalaki yung income mo. Kung hindi naman masyadong maselan sa kanin, isipin na lang daw ang tulong sa magsasaka kapag direktang binibili ng gobyerno ang palay nila. Mark Salazar, GMA News.